Hello guys, welcome sa ating channel, Technical Vlog. My name is Bran, and welcome sa ating channel. So, sa mga bago pa lang dyan, huwag kalimutan na mag-subscribe para sa ating mga darating pang mga bagong videos. So, ang video na to is para sa ating mga viewers na nagtatanong na yun nga, katulad nung nakaraang video ko, ulit na lang natin kasi ang sabi nila malamig yung taas, yan malamig, normal ang lamig ng taas, pero ang ibaba is mahina ang lamig. So ang simple lang po yung paliwanag dyan, ito lang po. So ang nangyari kasi dyan, bubuksan ko, kung marunong kayo magbukas ng inyong may screwdriver kayo, pwede nyo buksan, pwede nyo itry. Ayan. Katanggalin ko lang to. Kalat natin. So, ayan. Simple lang po. Ito kasi, itong panel na to, may dalawang screw dyan. Makikita nyo. Kung ganitong klaseng inyong repa. No frost po ito. So, tanggalin nyo lang screw dito sa panel na to. Yung sa akin kasi, tinanggal ko na yan. Hindi ko na binabalik. So, hatakin nyo lang to. So, makikita nyo na yan dito. Sigurado yan. Pag hindi malamig ang baba, at malamig yung taas, sigurado niyan makapal ang yelo niyan dito. So ganun lang po kasimple mga kaibigan, kasi posible po niyan itong blower natin hindi gumagana, o yung ating defrost heater is hindi gumagana. So kung alin man po ang hindi gumagana dyan, kakailanganin po natin ng technician para sila na po yung mag-check up. So pansamantala pwede nyo siyang tunawin. So siguraduhin lang na naka-unplug yung ating unit. Then, buhusan natin ng mainit na tubig to. Pwede nyo siyang buhusan ng mainit na tubig kasi basta siguraduhin nyo lang na nakapatay yung ating unit. Then, after matunaw ng yelo, ibalik na natin si panel. Ayan. Ayan, ganyan. Balik nyo na. Tornilyo na dyan. So, pwede nyo natin malaman kung gumagana yung outbound motor. Ito, pag plug in nyo, maghintay lang kayo mga 3 minutes o 5 minutes para sigurado yung umaanda rin unit. Then, ipindutin nyo lang tong switch sa gilid, yung tinatawag na door switch. So, pag pinindot nyo yan, dapat may marinig kayo dyang umaanda na blower or umiikot. Ayan, may hangin na bubuga dyan. So, kapag may bumubog ang hangin dyan, ibig sabihin, gumagana ang ating blower. So, ang may problema sa atin is the defrost heater. So, kung may kakilala kayong technician, pwede nyo siyang paservisan kasi pag mga ganong issue, kailangan natin technician kasi posible may problema yung thermal abuse nyan or yung ating heater is busted na or yung ating relay sa board is may problema. So, kailangan natin ng technician. Ang unang remedy lang po natin, temporary, tunawin ng yelo. Then, buhayin ang unit. So, after 1 week, kapag same problem pa din, itawag nyo na lang sa technician para sila na yung gumawa. Para at least kung may papalit ng pyesa, sila na magpalit. Okay? Sana may naitulong ako sa inyo. And salamat sa panonood. And ingat tayo palagi. Hanggang sa susunod na vlog kasi may pasok pa ako ngayon. Gagawa na tayo mas mahabang video. Salamat!